po ang lahat. Ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayon niyo rin. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa. Ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, iwiwisik sa ating mga ulo ang abo. Subalit, itong tanda ng pagsisisi ay dapat na antabayanan ng tapat na pagbabalik loob ng metanoia o ng pagbabago ng isip at puso. Umasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat batid natin na hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo na masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang pagtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu. Maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako, laging handang magpatawad
at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol, at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa inyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan kaming sa'yo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan kami sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, ang iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, Siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan Niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi Niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon na ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Thank you.
sa'yo, Panginoon Jesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesu Kristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala bukat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito sapagkat katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutikang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga o sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong ama na nakakikita sa kabutikang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok,
at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno kayo. Ang iyong amang hindi mo nakikita ay siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutikang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mamaya-maya ng konti, magpapalagay kayo ng abo sa inyong sarili. Kung nagpapalagay kayo mamaya-maya ng abo sa inyong noo, gumagawa po kayo ng dalawang pangako. Ipinapakayag ninyo, una, na magbabagong buhay kayo. Papaano? Iwawaksin natin ang ating mga kasalanan. Gumawa tayo ng magandang kumpisal. At pagkatapos makapagkumpisal, sikapin natin huwag nang magkasala. Sikapin natin maging dalisay ang ating sarili sa loob ng panahon ng Kwaresma. Ang ikalawang pangako na ginagawa natin, mamakalin natin ang ating kapwa bilang pagmamakal natin sa Diyos sa loob ng panahon ng Kwaresma. At sa ating pagmamakal ng kapwa, sikapin natin magkawanggawa lagi-lagi. Tumulong sa mga nangangailangan. Gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Iwasan gumawa ng masama kanino man. Sisikapin natin magkaroon ng magandang pagkikitungo sa lahat ng tao. Kaya kung magpapalagay tayo ng abo sa ating sarili mamaya, tandaan natin, gumagawa tayo ng dalawang pangako. Huwag magkasala, laging magmakal ng kapwa, araw-araw sa panahon ng Kwaresma. Sana po, maisatupad natin ang ating dalawang pangakong ito, paglagay ng abo sa ating noo. Minamakal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipakiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan
at ikinalulugod mo ang pagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampo sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mo na kami ay maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat.
sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami magpa bagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami iyong kahabagan, poon kami ay tulungan, alang-alang sa iyong Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na pati sa mga salitang nagmumula sa magsitayo po ang lahat. Sa pasimula ng aming 40 araw ng paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, kami ay dumudulog sa iyo, Ama, para sa grasya ng buong pusong pagbabalik loob, pagsisisi at pagdamay namin sa bawat isa. Taglay ang matibay na pananampalataya, kami ay dumadalangin. Ang ating tugon, Panginoon, tulungan mo kami na maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming itakwil ang aming mga pagkukunwari. Tulungan mo kaming lumago sa aming pananampalataya at mamuhay ng naaayon sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming pakinggan ang tinig ng iyong anak na si Jesus na nananaghoy sa mukha ng mga may hirap, mga nagugutom, mga alilat, mga napapariwara. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming bawasan ang aming pagmamataas. Maingat nawa naming sundin ang mga health protocols upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng sakit at anumang dulot
nasakuna ng COVID-19 virus, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming magkaisa sa diwa ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Maging mukha nawa kami ng iyong awat habag sa aming mga kaaway upang maging malaya ang aming puso at anumang puot at galit. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus ni Jesus, patuloyin mo nawa ang mga yumao naming kapatid sa buhay na nawalan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Ama, ikaw ang aming tanggulan at kalakasan. Sa paggabay ng iyong banal na Espiritu, tulutan mo kaming makapamukay ng tapat at totoo sa panawagan ng Ebanghelyo na magsisi at magalak sa kapayapaang dulot nito. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang pag-aakin ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami ay pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin ay nagpakasakit bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo,
na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsinod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Cristo,
pinadulot mo. Bakit ba ang mundo ngayon gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo, Kristo. Bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusan, pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka, Kristo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmakal, ang pinagsalukan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikaw ay narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamakal-mahalang krus. Ngayon na ikaw ay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami na ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga kinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan
upang makamit ninyo ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, magsiupo muna ang lahat.